Noong 1636 sa Maynila, isang tao ang inakusahan ng karumal-dumal na pagpatay. Normally, ang korte magbibigay agad ng hustisya matapos ng masusing paglilitis. Pero kakaiba ang sitwasyong yun kesa sa ibang kaso dahil ang biktima ay isang Kastila habang ang akusado ay isang mistizo de sangle, si Lorenzo Ruiz. Ito ang kwento ni Lorenzo Ruiz, ang pinakaunang Pilipinong santo at ang karumal-dumal na pagpatay sa kanya sa bansang Japan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abicef TV. Noong November 28, 1594, pinanganak si Lorenzo Ruiz sa Binondo, Maynila sa isang Chinong ama at Indyong ina na parehong Katoliko. Tinuruan siya ng kanyang ama sa lingwaheng Chino habang ang kanyang ina naman ay tinuruan siya ng Tagalog. Si Lorenzo Ruiz ay nagsilbing altar boy sa simbahan ng Binondo at pinag-aral ng mga Dominican friars o tinuruan siya ng basic education ng ilang taon na naaayon sa isang Chinese mistizo. Binigyan siya ng titulong escribano or calligrapher dahil sa kanyang penmanship skills. Nang siya ay lumaki na at hindi na pwedeng maging altar boy, nagtrabaho pa rin siya sa simbahan bilang isang clerk at nakapag-asawa ng isang Indio na ang pangalan ay Rosario at nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki at isang babae. Ang pamilyang Ruiz ay namuhay ng simple at mapayapang buhay bilang mga devout Catholic. Pero noong 1636, habang nagtatrabaho bilang clerk sa simbahan, si Lorenzo Ruiz ay inakusahang pumatay ng isang Kastila. Alam ni Ruiz na hindi niya mapagkakatiwalaan ang korte ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang makipaglaban sa mga Kastila sa korte ay hindi option para sa kanya dahil alam niyang ito ay hindi magiging patas sa ilalim ng batas ng mga Kastila sa bansa. Higit sa lahat ay hindi lang siya nitibo or Indio, kundi siya ay isang mistizo de sangle na kung saan ang mga Chino sa mga panahong yon ay tinuturing lang na parang alipin ng mga Kastila na siyang gumagawa sa mga mahihirap at mabibigat na trabaho sa Pilipinas. At sariwa pa ang pangyayaring pag-aaklas ng mga Chino sa Maynila sa panahong yon. Nangyari ang pag-aaklas o ang sangle revolt ng mga Chino sa mga Espanyol noong 1603. Na tatlong taong gulang pa lang si Ruiz sa mga panahong yun, kaya malaki ang galit ng mga Kastila sa mga Chino at mga kalahi ni Ruiz. Dahil dito lumapit siya sa mas makapangyarihan sa gobyerno ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang simbahan, partikular sa Dominican Friars, dahil mababait ito sa kanya mula pa pagkabata. Naintindihan naman ng mga priling Dominicano ang sitwasyon ni Ruiz, kaya siya tinulungan ng mga ito at pinayagang sumama sa isang misyon papuntang Japan para i-convert ang mga Hapon sa Katolisismo. Natuwa naman si Ruiz sa pagtulong sa kanya ng mga praile. Para sa kanya ito ay bagong pagsubok dahil sa unang pagkakataon siya ay makakaalis sa Maynila at makakalabas ng bansa bilang isang misyonaryo. Noong June 10, 1636, umalis si Ruiz sa Maynila, iniwan ang kanyang asawa at mga anak at naglayag papuntang Japan. Kasama niya ang tatlong Dominicanong praile na si Antonio Gonzales, Guillermo Cortier at Miguel de Auzarasa. Kasama rin nila sa paglalayag mula sa Maynila ang paring Hapon na si Vicente Shizuka de la Cruz at isang Hapon din na may sakit na ketong na si Lazaro de Kyoto. Ang kanilang plano ay dumaong sa isang Kristiyanong pantalan sa Japan at simulan doon ang kanilang misyon.
Pero sa mga panahong yun ay binibitay sa bansang Japan ng mga misyonaryo at mga damyong Kristiyano. Alam nila na hindi mababait ang mga Hapon sa mga Kristiyanong katulad nila. Kakaiba ang trato ng mga Hapon sa mga misyonaryong katulad nila dahil ang Tokugawa Shogunate sa panahong yun ay ayaw tumanggap ng mga banyaga sa Japan at lahat ng mga banyaga ay pinapalayas sa kanilang bansa, lalo na ang mga misyonaryo. Kahit ang makapangyarihang damyo sa Japan na si Dom Justo Takayama ay umalis sa kanyang sariling bansa dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pagiging katoliko at lumipat sa Maynila, hindi nakasulat kung alam ba ni Lorenzo Ruiz sa mga panganib na ito na kanyang kakaharapin sa Japan. Pero para sa kanya ay mas makakabuti ang pagpunta sa Japan bilang misyonaryo at higit sa lahat ay ang kanyang pagsisilbi sa Diyos kesa sa harapin ang kanyang kaso sa Maynila. Pero siguradong alam ito ng mga prayling Dominikano kung gaano kadelikado ang kanilang misyon sa bansa ng mga Hapon. Hindi naging maganda ang kanilang paglalayag at hindi nasunod ang kanilang plano dahil tumama ang barko na kanilang sinasakyan sa isang malaking kahoy na palutang-lutang sa dagat at napilitan silang dumaong sa Okinawa, Japan. Inaresto naman kaagad sila ng local damyo sa lugar at ipinatapon silang lahat sa kulungan. Nanatili sila sa loob ng bilangguan ng isang taon bago sila dinala sa Nagasaki para sa isang paglilitis. Sa Nagasaki, inutusan silang lahat ng mga misyonaryo na iwanan ang kanilang relihiyong Katoliko at papayagang makaalis sa Japan at makakauwi sa Pilipinas. Pumayag ang lahat ng mga misyonaryo na makauwi at nagpasalamat silang lahat sa mga Hapon na sila ay papauwiin, pero pakiusap nila na hinding-hindi nila kayang iwanan ang kanilang pagiging Katoliko. Ang pahayag nilang ito sa mga Hapon ay siyang naging dahilan sa kanilang katapusan. Ayon sa isinulat ng mga Hapon sa pangyayari, si Lorenzo Ruiz kasama ang ibang misyonaryo ay tinorture ng mga Hapon, pinilit silang iwan ang kanilang relihiyon, pinainom ng napakaraming tubig, sinaksak sa braso, sinugat-sugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan, pinaghahampas ng mga kahoy sa binte at braso at inilublob sa tubig ang ulo ng ilang beses at paulit-ulit. At palaging sinasabi ng mga Hapon na wala silang ibang gagawin kundi iwan lang ang kanilang relihiyon at ititigil na nila ang pagpapahirap sa mga misyonaryo. Pero kahit isa sa mga misyonaryo ay walang tumugon dahil ayaw talaga nilang iwan ang kanilang pagiging Katoliko na siyang ikinatuwa ng mga Hapon at mas lalo silang pinahirapan dahil ayaw talagang sumuko nilang lahat, patuloy lang nilang tinitiis ang pagpapahirap sa kanila. Noong September 27, 1637, ilang araw matapos ang pagpapahirap sa kanila at mahigit isang taon matapos sa kanilang paglalayag papuntang Japan, si Lorenzo Ruiz ay binitay ng patiwarik, itinali ang paa sa isang lubid at binaba ang kanyang ulo sa isang hukay at sinugatan ang kanyang noo para doon naagos ang dugo para hindi ito himatayin at dilat na dilat ang mata para alam nito ang pangyayari. Ito ang churushi, ang pagbitay na patiwarik na siyang common na parusa ng mga Hapon para sa mga Kristiyano. Ayon sa mga isinulat ng mga Hapon na tumagal ng 2 araw si Lorenzo Ruiz sa kanyang pagkakabitay ng patiwarik hanggang sa maubusan ito ng dugo na siyang dahilan sa pagbigay ng kanyang katawan at tuluyan ng namatay na hindi tumalikod sa kanyang relihiyon at paniniwala. Siya ay 37 anyos sa mga panahong yun at ang pinakaunang Pilipinong martir. Ang buhay ni Lorenzo Ruiz ay kakaiba mula sa simpleng pamumuhay hanggang sa pagpapahirap ay nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala. Nagpapatunay na napakalaki ng importansya ng relihiyon sa panahon ng mga Kastila na kahit buhay at pamilya ay kayang ibigay para lamang sa relihiyon.
at hindi pagkakapantay-pantay sa pagtingin ng bawat isa sa pidwalismong lipunan sa Pilipinas. Ngayon, si Lorenzo Ruiz ay isang simbolo ng katatagan ng mga Pilipino. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod.